So good morning guys, welcome sa ating panibagong video. Nandito ako ngayon sa farm, kakarating lang namin. So umuwi kami sa bayan tuwing gabi. Bumabalik kami sa umaga. So kakarating namin ngayon, so papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito pagkadating. Ayan, tapos pagkatapos nung asikasuhin yung mga alaga dito. So yun, ang vlog natin ngayon ay konting update lang. Dahil matagal tayo hindi nakapag-update dito sa farm. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagbago, ano yung mga alaga na namin dito. So yun. And so ngayon guys, pagdating namin, so ang una kong ginagawa ay magpakain ng mga manok. So yun, tara, papakain tayo ng mga manok. So yun guys, pagkatapos mag patuka, pag may ibang gawain tulad ng pag-grass cutting, pag-spray ng damo, or pag-spray ng mga kalamansi. So yun yung sinusunod natin para hindi tayo masyadong mainitan pagka ginagawa natin yun. So ngayon magtitimpla ako ng insecticide para sa kalamansi dahil nauubos talaga yung ano, yung dahon niya. Inuubos ng parang mga bulate, tipaklong yan. So kailangan natin mag-spray kasi wala tayong mapapakinabangan na bunga pagka hindi natin in-spray yung ating mga kalamansi. So yan. And guys, ngayon naman, yun nga, mag-i-spray tayo ng kalamansi. Papakita ko sa inyo yung ginagamit ko na ano, insecticide, tsaka fertilizer, yan. So, una, ito yung ating ano, systemic na insecticide. So, systemic, ibig sabihin guys, pumapasok siya sa dahon ng kalamansi. Tapos, pag yung dahon ng kalamansi kinain ng hayop, saka sila mamamatay. So yun yung systemic. Ito naman guys, brodan, saka itong malatayon, sila ay ano, mga contact insecticide sila. Ang mga hayop namamatay pagka natamaan talaga nila. So yan, ito brodan. Ayan. Tapos ito malatayon, natanggalan na nga lang siya ng balat. So ito pa. So sa fertilizer natin, gumagamit na din tayo ng ano, so inahalo na siya sa pang-spray. High grade water soluble na foliar fertilizer. So ito gamit natin, Yieldmaster 20-20-20. Yan. Tapos isa pang kailangan talaga din ng kalamansi, itong fungicide. Ayan. Itong gamit natin na fungicide ay fungo-free. Systemic din kasi dalawang klase to guys. Merong systemic, merong no, kailangan contact din. So itong systemic, yun, nasa sistema talaga siya ng puno kaya hindi siya makakaroon ng mga fungus-fungus. Ayan, punjay fungus yan. So yun, magtitimpla na ako guys. At samaan nyo ako mag-spray doon sa ating kalamansian.
So guys, babalik muna ako doon sa bahay. Magpapainom muna tayo ng mga manok na pinatukan natin kanina. So tapos na ako mag-spray. Ayan, 120 na puno ng kalamansi. Madami pakinggan pero konti lang yun. Ayan, kung makita nyo yun, tapat na yun. Hindi nyo isipin na 120 na puno na yun. Ayan. Balik muna tayo dito sa bahay. Sa munting bahay. Ayan. Ay, sa mga bago subscriber, yung tinawiran ko po ay palayan. So yung tapat na yun ay kalamansi yan. Tapos, ayan, nagpapagawa na rin kami doon ng bahay. Tapos, ito yung luma namin bahay. Ayan. Ayan, yan yung tinutuloyan namin dito pagka ano, pagka pumupunta kami rito. Ayan. Saging at niyog. Tapos doon, may chiko doon. Ayan, may chiko dyan. Tapos yung kapehan ko, pakita ko sa inyo. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung kapehan ko, guys. Ayan, bali, ano yun? 70 yata, yun ay tanim ko na puno. Inispray ko siya ng herbicide nung minsan. Kasi ang tasa ng damo, yung mga baging-baging na gumagapang, pinapatungo niya yung ano, tumutungo na yung mga kape. So, puntahan natin mamaya, bisitahin natin. At magpapainom lang ako ng manok, guys. So, yun. So, ayun guys, nakapagpainom na ako ng mga manok. So, punta naman tayo dun sa kapehan. Papakita ko sa inyo yung kapehan ko. Kaya sinasabi kong kapehan ko kasi ako talaga yung nag-invest dun sa kape. So, itong lupa naman ito, syempre sa mga magulang namin. So, yung kape, yun yung talagang pera ko yung in-invest ko dun. Kaya yun yung matatawag kong kapehan ko. Tapos yung kalamansi namin. So yun. Ayan, punta tayo dun. Ayan, medyo masukal lang dito ngayon kasi inuutay-utay ko lang talaga na ano. Dinadahan-dahan ko lang na mapatay yung damo. So ito yung mga chiko natin. Ayan, chiko. Tapos, ayan, nag-spray ako dito ng kape ng herbicide para yung kape natin makaganda. So ayan, patayin na yung mga damo. Ayan, kita nyo na yung mga kape. Ayan. Konting ano na lang. Konting fertilizer. Ayan. Meron pa dun. Ayan, meron pa dyan. Ayan guys. May mga nakita ko dito na may bunga nung minsan eh. Ayan, kulang pa to sa fertilizer. Ayan, hanap tayo na may bunga. Pero nag-start na siya na lumago kasi tag-ulan na. Ayan, may bunga na guys. Against the light. Ayan, may bunga na siya. Punti-unti. Tapos yan, nakapuha na kami ng lasones dyan. May mga natira pa yung matataas, hindi na nila nakuha. So ayan, lasones, ang dami. Unti-unti napofokusan natin tong farm. So eto, yung lasones na yan. Tatlong maganda nakahanay. Meron pa dun sa parte dun. So eto, malalagyan na natin to ng fertilizer. Ayan. So, inuunti-unti lang natin. So, ayan, inuunti-unti ko lang guys kasi ano, fourth year student tayo. Kaya medyo busy talaga. Busy talaga yung schedule. Pero pinipilit ko puntahan Saturday, Sunday, kahit isang araw lang ako. Malaking bagay 'yon, malami ako nagagawa Saturday, Sunday. So, ayan. Eto, dito ako babagsak pagka graduate. So, ito talaga yung passion natin. Ito yung nakikita ko na mas marami akong magagawa. Pero syempre yung profession natin, andyan lang yan. Pwede tayong magtrabaho sa mga kumpanya, mga opisina. Ayan. Pero, yun talaga, pag-graduate ko, tutulungan ko muna silang magpaganda dito.
Ayan, kasi baka si daddy uuwi na din. So, tutulungan ko muna sila magpaganda nito. Tapos yung mga plano ko ng mga livestock, gagawin ko na. Ayan, so marami na tayong time sigurado pagka-graduate. And review lang, review tayo sa board exam para wala nang problema. Focus na dito sa farm. Ayan. So, dito ko na muna siguro puputulin, guys. Na-miss ko mag-vlog. Ayan. Na-miss ko mag-vlog. Nakakangalay pero masaya. Nakakapagkwento, nakakapag-update sa inyo. At ayan, siguro every week or every other week may upload na tayo. Ayan, itong camera na ginagamit ko. Ayan, binigyan tayo ng camera ni daddy para makapag-vlog na ulit tayo. So, yun guys, dito ko na muna tapusin. At maraming salamat sa panonood. Sa mga nagantay sa subscriber na, sa mga nag-subscribe tapos sinasabi na wala naman na-upload, unsubscribe na. So, yun, pasensya na talaga. At pipilitin ko mag-upload every other week. Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. Sa mga bagong subscriber, kung umabot ka dito, huwag makalimutan mag-subscribe dyan. Ayan, dyan lang sa baba, pindutin mo na yung subscribe button. Ayan. So, thank you guys. Bye-bye.